Ayan guys, good morning po. Alas 5 na ng madaling araw dito. So, madaling araw na, madaling araw pero napakataas na po ng araw. Kahapon po kasi, galing kami ng fishing pero dumating kami ron ay mga 11 na ng umaga. And medyo mababa na yung tubig, so low tide na. So ngayon po, itatry po natin bumalik at ang high tide po ata ngayon, which is 8 in the morning. So ngayon po ay 5 in the morning, madaling araw dito sa amin. So samahan po na, samahan niyo po kami at pupuntahan po ulit natin ang area ng fishing. So finger cross po sana may mahuli tayo. Napaka maaga na po rito, padala na. Pero napakataas na po ng araw. Yan, may dumaan kaya pinadaan muna natin. Kasi isasarado natin ang gate. So the best time po daw ng pag-fishing ay yung bago pa lang mag mula high tide. So yun daw po ang the best time ng fishing dahil ang isda. Pupunta po tayo ng area at mamaya po ipapakita ko po sa inyo ang area ng fishing. Asan na pare? Ayan. Ayan, dalawa lumalangoy. Ayan, huli namin. Ayan. Laki. 1 kilo siguro yung isa nito. Oo nga. Siya nga, no? Oo. Okay, kita nyo, lalaki. Press na press. Press and cuts. Yeah, for breakfast. Mackerel. Do you want some? No, thank you. Ayan guys, oh, kitang-kita nyo. Oh yeah, if you are mackerel. Oh, pre, wala pa? Wala pre. Ito guys ang aming nahuli, ayan. Sariwang sariwa. Mga taga Japan, saka ba? Ayan ang uli namin, no? Siguro ang isa may kalahating kilo siguro. Pre, kalahating kilo kaya to? Siguro yan. Laki. Hindi. Dalawa. 1 kilo. Dalawa, mga kalahating kilo. Itong dalawa? Oh. Oh. Tapos ito pa guys. Ayan, marami na. Ilang tao dito? Mukhang mamaya pare, abangan natin kasi lulutuin natin yan, ha? Anong luto mo dyan? Kung ano yung masarap. Hindi, anong normal yung pangluto dyan? Talaga? Ano, yung gusto ko rito, yung paksiw. Paksiw? Ayan, ayan, ito naman kayong huli. Ayan. Oh, laki. Ito malaki, guys. Yan.
Ayan. Ang laki. Masipag ka lang dito, pre. Makalibre ka na ng ano, pang ulam. Ito, nangyayari lang, guys. Every once a year, di ba? Seasonal. Oh, seasonal to. Summer. Tuwing summer lang. So, kung nakikita nyo area, guys, ang area, ayan, marami na rin nagpipishing, pero it's 6 o'clock in the morning. So, kasi ang high tide ay 8 o'clock. So, dapat bago mag-high tide, andito na kami, nakapuesto na. So, ayan. Pre, ano, meron pa? Meron ka dyan? Wala pa, pre. Sige lang. Meron naman tayo dito eh. Eh, mas marami dito eh. Dami nito. Abangan nyo, lulutuin namin. At yung sobra, lalagay namin sa freezer. Para stock, kumbaga, sabi ng aking kaibigan dito. Ayan, ayan, meron na naman kaming huli. O, paisa-isa lang, pero ayan, ayan, guys. Masyadong palagi ito, pero pwede na. Oo. Kasi yung mga maliliit, binabalik. O, babalik mo ba yan? Hindi na ito, pwede na yan. Ah, pwede na siya. O, ayan. Yung mga maliliit pa dyan. Ayan, guys. Kita, kita nyo, talagang nakakatuwa dahil siyempre pag nagpipising ka, di ba, parang napakahirap, pero dito parang ngayon napakadali dahil nga napakarami. At saka hindi naman bulati yung pain namin, guys, ha. Ano yung ano ba yung pain natin? Feeders. Ano, no? Feeders daylight. Ayun. Yun, guys, ang tawag doon. Ayan. Ito po yung ginagamit namin. Parang ano lang siya, yung parang reflect. Nagre-reflect lang siya sa isda. So, yan, hahabulin ng makarel. Ayan. So, hindi yung tulad sa Pilipinas na yung ang lalaki. Siguro huli mo, may mga ano na to. Ilang oras pa lang kami nag-i-spend dito, pero siguro ang huli namin mga ito, mga ilang kilo na ito? May 5 kilo na siguro. Ayan, ayan, fresh. Nakakatuwa. Okay, see you guys. Abangan nyo lang kami mamaya ulit, ha. At magpipising ulit kami. Meron na naman. Meron na naman. O, meron na naman daw, guys. Ano pa rin sa'yo dyan? Ano? Oh, kala ko may huli na naman. Ayan, nag ayan, live na live. Fresh from the sea. Pre, say hi muna. Hi. Shout out pala sa mga shout out sa mga ano? Sa mga Sunderland na ano. Mga tulugin. Tulugin. Punta na kayo dito para ano, para magising-gising naman kayo. Ayan, nakakatuwa talaga, guys, oh. Live na live. Tsaka ang dami, parang pinupurot mo lang sa dagat. Tsaka hindi mo na kailangan pumunta ng palengke or yung 'di ba, mamimili ka, mamubili mo ka sa ulam ngayon, sinasamantala namin. Dahil nga ayan, napakarami. Ayan, ayan, ayan. Nakakatuwa naman siya, talaga. Kung sa Pilipinas lang, tapos ibibinta mo sa palengke, nako. Eh di, may pang-ulam ka na. May kita ka pa, no? Oo, nag-enjoy yun. Ka pa. Oo, nag-enjoy ka pa. Pre, anong oras kaya tayo matatapos ngayon? Sasamantalahin natin. Habang may nahuli. O, sige. Dito naman tayo sa kabila. Medyo
Ayan guys, hanggang doon sa taas may nag-deep fishing. Ayan o, ang dami nila. Ha? Meron pa rin? Meron? Ayan, meron ka. Ayan. Ayan, meron naman kaming huli. Ayan, ilan? Ayan. Ayan, ito. Ito naman. Siya naman nakahuli. Dito sa kabila. Ay, nakawala pa yung isa. Sayang. Di bali. Try and try lang pare, ano? Ayan, ayan. Sa mata. Oo. Nahuli sa mata. Ayan. Sa mata? Eh, talagang marami. Alam mo guys, dahil sa dami ng isda ata, pag hagis mo palang ganun, masasabitan na sila. Kasi siguro nagkukumpul-kumpul. Sa mata. Ayan. Napakaganda ng araw guys, yung mag-aalas 7 na ng umaga ata. So ayan guys, nakauwi na po ako. Nandito na ako sa bahay, nakaligo na, nakakain na. Ayan, nakapagluto na rin. Pero ito na lang po yung natira. Dahil catch and cook po tayo. Gagawa na naman po tayo ng aksiw na may gata. Ayan. Simple lang po ang paggawa, no? Simple paksiw na may gata na mackerel. Kanina po kasi talaga nag-enjoy ako sa pag ano, sa pag-fishing. Napakaraming ano, napakaraming huli. Ayan. Dahil paksiw may luya. Ayan po. Lagay lang natin dito lahat siya. Sama-sama dahil paksiw po. Ang procedure po kasi paksiw eh. Paksiw. Papaksiwin muna natin siya. Ayan. Tapos ilalagay natin ng isda. Ang mangyayari po nito, palalambutin po natin ang ating isda sa suka. So, paksiw na may gata. Pakukulaan po natin sa suka ito ng mga 20 minutes. Ang purpose po kasi nun para lumambot yung ano niya, buto ng isda. So, ayan. Lalagay po tayo na. Suka. Suka, paminta. Ayan. So, di ba open po ating napakaraming isda kanina. Nakaka-enjoy. Nakaka-ano? Aliw. Ayan. Suka. Lagyan natin ng soy sauce. Toyo. Tsaka po natin ilalagay ang gata maya pag luto na siya. Tsaka patis. Patis. Ayan. Then, diretso na po yan sa ating lutuan. Ayan. Pakukulaan po natin siya ng mga 20 minutes. Hanggang sa lumambot ang ating isda. Pati. Ito na guys, luto ng isda. Lalagyan na natin ng gata. Diretso na po yan. Gata. Lumambot ng isda natin. Sili. Talong.
Maraming maraming salamat po pala doon sa mga nakasama ko ngayong araw na to sa aming pag-missing. Kay paring Dindo, kay paring Willie, thank you. And kita-kita tayo muli. Ayan, luto na yung ating mackerel with gata and gulay. So, dahil ang menu of today natin ay mackerel, ang magbibigay naman po tayo ng health tips about mackerel. Ang mackerel is not just having omega 3, may protein din siya, saka vitamin D. Ang mackerel is also rich in selenium, which is the important element that fights against harmful chemical processes in our body. So, ang selenium supports good immune system and also support a good cognitive functions para po magiging sharp ang ating memory. So, yan po ang tips of the day natin and hope you enjoy our video. So, please like, click, share, and subscribe po sa amin. So, from John Lacknam TV, nagsasabi po ulit, God bless and mabuhay Philippines! See you on my next vlog! Ciao UK Philippines po! Thank you! Bye!